Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin itong si Tamulmul. Ito pong si Rendon Labrador. Kasi mga kababayan, ito pong PAOCC. Ito pong Philippine Anti-Organized Crime Commission ay bad trip po dito kay Rendon Labrador. Bakit po na bad trip? Ito po kasing si Tamulmul, itong vlogger na si Rendon Labrador, ay nag-live stream ng pagsalakay sa isang lending app company sa Makati City. O, ayon kay POCC Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, wala sa usapan nila ng Philippine National Police Anti-Crime Group na isasama sa operation ang vlogger, lalo na ang pag-live stream nito sa raid. Sa panayam ng mga reporter kay Cruz sa Camp Crame, sinabi nito na 3 beses silang nagpulong ng raiding team ng ACG at wala namang sinabi si ACG spokesperson Police Captain Michelle Sabino na bibitbitin si Labrador para kumuha ng mga footage. Walang nasabing ganun kasi nakatatlong meeting yata kami na ginawa. Hindi naman kasama yon at wala si Captain Michelle Sabino during the meetings, kaya siguro hindi rin siya informed kung ano yung nangyari. Nagulat na lang daw siya nang mapanood sa social media na kinukunan ni Labrador ng video ang ilang suspect na nakaupo sa kanilang mesa na mahigpit na ipinagbabawal ng PNP. Sabi ni Cruz na pinoprotektahan din nila ang karapatan ng mga complainant at maging ng mga suspect, kaya maingat sila sa pagsasama ng media sa kanilang mga operasyon. Nauna nang sinabi ng PNP na iimbestigahan nila kung may paglabag sa nangyari sa ginawang live streaming ni Labrador. Doon sa raid ay merong 252 na nahuli at ang 35 po doon ay supervisor ng online lending scam. At ito po ay sinampahanan ng kaso ng PAOCC. So yan po yung nangyari. At dahil po dyan, eto, Rendon Labrador, masdan ang ginawa mo. Dahil po dito sa Katulonggisan, eto ni Tamulmul, nako, eto po yung naging epekto ng kanyang kapalpakan. Sa text message sa media, sinabi ni Hernia na pansamantalang hawak ng ibang admin duty si Sabino habang naghahanap sila ng bagong tagapagsalita ng PNP ACG. Matatandaan na nalagay sa hot seat si Sabino dahil sa kontrobersyal na live coverage ng vlogger na si Rendon Labrador sa raid na isinagawa ng PNP ACG element sa isang lending company na pinaghihinalaang sangkot sa manumanyang transaksyon. Ikinadismaya ng liderato ng PNP ang live coverage ng police operation noong October 20 dahil na-expose si Labrador sa publiko ang mukha ng mga empleyado ng kumpanya na posible wala namang kinalaman sa mga aligasyon. Pinangangambahan din na posible ring makaapekto sa follow-up operations ng pulisya etong ginawa ni Tamulmul Rendon Labrador. Ikinagalit din ng Presidential Anti-Organized Crime Commission Head Undersecretary Gilbert Cruz dahil hindi siya inabisuhan ng PNP ACG sa paghata kay Labrador at iba pang media para mag-cover sa isinigawang raid. So ayan mga kababayan, etong kakulab ni Rendon Labrador, etong si PNP ACG spokesperson Captain Michelle Sabino ay tinanggal bilang tagapagsalita ng police unit dahil dito kay Rendon Labrador. Ayan mga kababayan yung nangyari. Pahamak talaga etong si Rendon Labrador. Hindi natin alam kung anong usapan nila ni Sabino. Pero alam naman ni Sabino, ni Captain Sabino, kung ano yung protocol, kung ano yung mga bawal, kung ano yung pwedeng gawin. Kaya nga, unang-una, ayaw nilang lalo na itong PAOCC, ayaw nila magsama ng media sa mga operations kasi baka mawawali sila, baka makagawa sila ng mga maling hakbang na pwedeng mangyari, sila'y masilip at pwedeng mabaliktad yung nangyaring operation. Pwedeng maging butas ito sa kanila, sa kanilang grupo, kasi yung ibang mga wala namang kinalaman doon, na-expose sa media.
O dahil nga ito dito kay Rendon Labrador. Kinunan ba naman ng footage eh? Live pa sa Facebook na ito Tolongis na ito. Na mahigpit na pinagbabawal ng batas. Kaya ewan ko lang ha. Sana itong si Rendon Labrador eh masampulan. No, kung may kaso laban sa mga ganitong gawain, dapat makasuhan ito si Rendon Labrador. Kasi ewan ko ba, pa-epal po kasi itong mga kababayan eh. Kesyo gusto niya raw makatulong sa tao, gusto niya raw maglingkod sa bayan, puro ang ambukang bibig niya Pilipinas. Pero itong mga pinaggagawa ni Rendon Labrador mismo ay paglabag sa batas, lalong-lalo na dito po sa anti-cyber crime operation. Hindi po kasi nag-iisip ito eh. Ito yung hindi ko maintindihan kung anong klaseng utak meron nito si Rendon Labrador. Ganyan po kasi pag ano eh, kapag yung masyado mong pinalaki yung katawan mo. Hindi mo napapansin, yung utak mo lumiliit na. At ang nangyayari, gawa ka na lang ng gawa ng aksyon na hindi mo pinag-iisipan maigi. Oh, dahil sa kapalpakan nito ni Rendon Labrador, nadamay patuloy etong si Captain Michel Sabino. Na hindi ko rin maintindihan, etong opisyalis na ito, alam naman niya yung protocol, alam naman niya yung mga ano yung mga dapat gawin, pero bakit hinayaan niya pa rin etong si Rendon na sumama at matindi pa nito, nag-live pa. So dapat nako, dapat pag-aralan mabuti ito ng PNP. Kung kinakailangan, kasi anong nangyari, tinanggal lang sa pwesto eh. Ililipat lang sa pwesto eh. Pero di ba dapat ito, sampahan ng admin case eh. Di ba? Kasi paglabag po yan sa ano eh, anti-cyber crime law eh, di ba? So dapat itong si Captain Sabino, masampahan ng ano, ng admin case. At itong si Rendon Labrador, dapat makakasuhan din dahil sa pinaggagawa na ito. Na ayon mismo kay Sabino, hindi niya sinabihan o hindi niya alam na yun ang gagawin ni ano ni Rendon Labrador. So dahil po diyan sa pag-epal ni Rendon, ayan nadamay po itong isang opisyalis ng PNP. 'Di ba? Pwede naman tayo tumulong eh. Kagaya ng sinasabi ni Rendon, gusto niyang tumulong. Hechos, hechas. Maraming paraan. Pero hindi ko talaga maintindihan kung anong klaseng ano to. Utak meron nito si Rendon, hindi nag-iisip. Kaya kayo mga kababayan ha, kung gustong makipag-collab sa inyo ni Rendon, naku, mag-isip-isip muna kayo. Baka susunod kayo naman ang ipahamak na itong tamulmul na ito. Ha?